Good evening mga kababayan, welcome back again dito sa aking YouTube channel at muli po ang inyong lingkod, Ruelz TV. Panibagong araw kung kaya't panibagong update na naman po tayo at ngayong araw po na ito mga kababayan ay nandito po tayo sa Depo East Valenzuela Station itong Metro Manila Subway. Dito po mga kababayan ay atin lang pong silipin at alamin itong sitwasyon at mga kaganapan sa mga oras na ito. At muli po mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, ay sana po ay kung bago lang kayo dito sa aking munting channel at kung napadan man lang kayo, sana po ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe itong aking channel at i-click nyo na rin po yung kanyang katabing notification bell para lagi kayong updated every time na meron po tayong mga bagong upload. Maraming salamat po at muli po, intro muna tayo. Ngayon po mga kababayan ay araw po ng Sabado, March 12, 2022. At ito po ang ating latest update ngayong araw dito sa ginagawang Depo Valenzuela Station itong Metro Manila Subway. Ayan, so yan pong inyong nakikita sa inyong screen. So bali dyan nga po sa area na po na yan, itatayo ito pong Philippine Railway Institute Building. At pagdating po dyan mga kababayan, so bali na kompleto na po nila ito pong paglatag nitong mga rebar cage. Ayan po, makikita po natin na madami-dami po yung mga rebar cage po dyan na nakalatag na. Muli po pala mga kababayan, kumusta po pala kayong lahat from Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa lahat po ng mga kababayan po natin dyang OFW. Saan man po kayo, mag-iingat po kayong lahat po dyan and God bless po sa ating lahat. Ayan, so dito po mga kababayan, ang ginagawa na po nila dito ay pinapatag na nga po nila ito pong lupa dito. So makikita po natin yung isang ruler na sa mga oras na po na ito ay patuloy po dyan sa pag-ooperate. Ayan po. So mapapansin nga po natin dyan sa area na po na yan, no? Dyan po sa tinuturo ng araw. So hindi na po natin makita yun pong semento or pundasyon. Yan pong rebar cage. At muli po, oras po pala natin dito, 11:20 po ng tanghali. So makikita po natin na kaunti na lang din po itong workers na gumagawa po dito sa mga oras na ito.
Ayan, at pagdating naman po pala dito sa area na ito mga kababayan, so mapapansin po natin yan. So kung hindi po tayo nagkakamali, yan po ay para po dito sa pagtatayuan nito pong tower crane. Yan po. Ayan, so dahil nga po sa nasilip na po natin dito sa area kung saan po itatayo itong Philippine Railway Institute Building, so proceed naman po tayo dito sa tunnel o dito po sa launching shaft. At muli po mga kababayan, sa mga hindi pa po pala nakakalaman, no, at sa mga bago lang din po pala dito sa aking channel, so dito nga po sa launching shaft, i-assemble ito pong TBM or a tunnel boring machine. At itong ginagawang Metro Manila Subway po mga kababayan ay magkakaroon po ito ng 15 station mula po dito sa East Valenzuela hanggang Naiya Terminal 3. At once nga po na matapos na po itong project na ito mga kababayan at nag-fully operational, ay kayang-kaya niya pong magsakay ng 370,000 na pasahero sa loob po ng isang araw. So ganun po kadami mga kababayan itong kayang isakay sa loob ng isang araw nitong subway. So napakalaking tulong po nito para po sa mga kababayan po nating commuters. Muli ngayon po mga kababayan ay araw po ng Sabado, March 12, 2022. At sa ngayon ay hanggang dito na lang po muna itong ating update dito sa ginagawang Depo Valenzuela Station itong Metro Manila Subway. So sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood dito sa aking video. At sana po mga kababayan ay kung bago lang po kayo dito sa aking Muntin channel at kung napadan man lang kayo, sana po ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe itong aking channel at i-click nyo na rin po yung kanyang katabing notification bell para lagi kayong updated every time na meron po tayong mga bagong upload. Maraming salamat po at nais ko na lang din po pala magpasalamat sa ating mga viewers at subscribers po na umabot po dito sa part ng video na ito. Maraming salamat po and miga love, shout out po.